Ito po muli si Father Dave sa ating di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Ingat po palagi. Mahirap magkasakit, lalong-lalo na sa panahong ito. Ano po ang tanong? Tama po ba, Father, na sa area mas ang dinatnan ng pari namin, 5 lang, hindi po siya nagmisa, kinansel niya. Tama po ba yun? Ano po? Well, palagi ko pong sinasabi, ano po, hindi ko alam ang konteksto. I mean, the whole context. Hindi ko alam anong konteksto ni Father, anong konteksto ng mga nagpapamisa. Meron pong isang kwento, yung pong isang pari na excited siyang magmisa sa area, sa bundok. Ano po? Pag kayo po ay halimbawa nasa Mindanao, karanas po ako nito. Sumasama ako sa pari sa kanilang area mas. Ha? Pagdating mo doon sa chapel, wala pang tao. Ikaw pa magbebel. Matutulog ka muna bago dumating yung mga tao. Ano po? Ha? Ito, sabi nung naghanda yung bagong pari. Excited. Pagdating niya doon sa area, isa lang yung dumating. Siyempre, malungkot siya kasi naghanda siya eh. Tapos sabi nung umaten, sabi niya, alam mo, Father, meron ako isang daang kambing. May kambingan sila. Goat farm. Meron ako 100 kambing. Araw-araw ko yung pinapakain, Father. Pero kahit isa lang ang dumating sa araw na yon, pinapakain ko pa rin. Kahit para sa 100 kambing, naghanda ako, yung isang, pinapakain ko pa rin. Na-excite si Father, na-encourage. So nagmisa siya. Total, isa lang naman. Ang homily niya, isang oras. Tapos pagkatapos ng misa, sabi nung umaten, sabi niya, ano mo, Father? Meron ako 100 kambing. Pag isa lang dumating, pinapakain ko pa rin. Pero, Father, yung pagkain ng 100, hindi ko pinapakain sa isa. Ano pa? Pinakain mo sa akin lahat eh. O nga naman, ano po? Hindi ko po alam ang konteksto. Baka nainis si Father, ha? Nag-imbita kayo, tapos walang dinatnan, di ba, ano? Hindi ko po alam ang konteksto. Ang akin pong palaging ano ay, magkaroon ng mas malalim na pagninilay. Hindi yung judgmental tayo. Hindi ko alam ang konteksto. Baka may mga nangyari bago pagpunta doon, o bago ito mangyari, may mga pinag-usapan kayo. Mahirap nga naman yun, di po ba, no? Ha? Dumating, kayo nag-imbita, tapos wala kayo doon, ay, nakakainis yun. Inaamin ko po yun. Ano po? Pag ako'y pinagmimisa, iniimbitahan ako magmisa. Tapos pagdating ko doon, late yung mga tao na nag-imbita. Inaamin ko talaga, naiinis ako. Ano po? Kahit pag sinabi, Father, can we wait? Siyempre, di ba? No? Pero inis na ako nun. Ano po? Hindi lang halata sa mukha ako. Ha? Eh kasi, di ba? I arrange my time. We call it respect. So, mahalaga po yun sa mga nag-iimbita. Ano po? Pag-usapan nyo. Kasi palagi pong tinatanong yan, kailangan ba ang area mas? Ang lapit-lapit sa simbahan, hindi makapunta. Hindi po ba? No? Sabi nga ng isang pari, tingnan mo yung mga yan.
Ha? Pag-ayuda, nakakapunta sa simbahan. O nga naman, pag-ayuda, nakakarating ka sa simbahan. Pero pag-misa, hindi ka makapunta. Ay, ibig sabihin yan, priorities. Di po ba, ano? Priorities. Magandang pagtunan ng pansin yun. Ang pagninilay din ay hindi lang doon sa mimisahan, doon din sa nagmimisa. Ano po? Kasi hindi ko alam ang kwento ni Father. Ha? Sad to say, ano po? This is also an invitation to all priests. Ano po? Bakit ka ba magmimisa? Yung dumating ka lima lang, kinansel mo, medyo mali yun. Nandun ka na eh, dimisahan mo na. Di po ba, ano? Nangyari na sa akin yun. Dimisahan mo. Pero yung kasunod na magmimisa ulit tayo, pag-usapan natin. Di po ba? Pag-usapan natin. Nandun na eh, sana minisahan na lang. Kasi, mananabi ako. Sa aking kapwa pari. Bakit pag mayaman na nag-iimbita? Kahit konti lang sila, nagmimisa ka. Yan ang aking tanong, Father. Di po ba, no? Dalawang pagninilay yan. Pagninilay ng minimisahan at pagninilay ng nagmimisa. Di po ba? Bakit pag mayaman ang nag-iimbita? May patita-tita ka pa. Di po ba? Ba't pinupuntahan mo? Or depende sa nakukuha? Kaya maganda pong pagtuunan ng pansin. I don't want to judge. But I would like to invite everyone doon sa minimisahan, doon sa nagmimisa, na sana tinatanong natin natin sarili. Pa? Pinapahalagahan ba natin ang ating ginagawa? Many of the priests will go out of their way just to serve their parishioner. Pero mahiwaga din talaga yun eh. Tama naman yung isang pari. Di po ba, ano? Bakit pag-ayuda, nakakarating ka sa simbahan? Bakit pag-misa, hindi ka nakakasimba? Sagutin mo yan. Di po ba, ano? Sagutin mo yan. Ha? Magandang pagtunan ng pansin yun. At kay Father naman, ang misa ba dahil marami? O dahil mayaman? Yan magandang tanong. Kaya nga sa Maynila, ano po, I can only speak for Manila, that priests are not allowed to say masses in private homes unless may patay. Di po ba, ano? So kung gusto nyong misahan kayo sa bahay, dapat may patay. Ano? Patayin mo muna ako sino man dyan. Ano po? Ha? Dapat may patay. Di po ba, ano? So mahalaga po yun, ha? So I hope I'm not offending anyone. But please bring this into a deeper reflection. Bring this to a deeper reflection. Pero kung ang tanong, tama bang i-cancel ang misa dahil lima lang dumating? Ang sagot ay hindi. Sabi nga, doon sa nag-aalaga ng kambing, kung isa lang ang kambing dumating, pakainin mo pa rin. Di po ba, no? Pakain. Pero huwag mo ipapakain lahat, di ba? Baka nahirinan, hindi po ba, no? Muli po si Father Dave sa atin, di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. God bless. Ingat po palagi.